Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po kayo makabuo agad ng sarili ninyong English sentence na naka-passive voice in present tense. Bali, ang ideyang na ibibigay po pag ang inyong ginagawang English sentence ay naka-passive voice in present tense ay ganito po. Sinasabi nyo na yung ating pinag-uusapan ay ginawa ng aksyon ng iba. Sa panahon, ngayon. Ang pangyayari po ay ngayon. Okay? Kasi kaya ngayon, kasi gumamit tayo ng present tense dito. Okay? Yung ating passive voice ay naka-present tense. So, magbigay po ako ng halimbawa. So, kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong listahan dito. Yung unang listahan, simula ako ay hanggang si Mario ay, yan po yung pinag-uusapan. Yung sa gitna po, yan po yung aksyon na ginawa ng iba na makaka-apekto po dito sa ating pinag-uusapan. Tapos dito po sa pangatlo, dyan yung matatagpuan kung sino ang gumawa ng aksyon na naka- apekto po doon sa ating pinag-uusapan. Okay po. Kunyari po, dito sa ating pinag-uusapan, ang napili ko po ay ako ay. Sasabihin ng passive voice yung batas para maiporma mo ng tama yung ako ay sa base sa kanya, sa kanyang batas. Kasi kailangan natin sundin yung batas niya para makabuo tayo ng English sentence na ayon sa kanya. So, pag ako ay, ang sabi ng passive voice, i-translate mo yan bilang I am. Okay? Pag ikaw ay, i-translate mo yan bilang you are. Pag tayo ay o kami ay, i-translate mo yan bilang we are. Ganun po yan. Pag gusto mong si Mario ay, i-translate mo yan bilang Mario is. Pag gusto mong Mario and Luigi, dapat ang gagamitin nyo po ay are. Ito, are. Mario and Luigi are. Si Mario at Luigi ay sa Tagalog. Okay? Kasi yung is, pang-isahan, yung are, pang-maramihan na pinangalanan ng tao. Okay? So, tatandaan nyo yan, ha? Kunyari, ang napili kong pag-usapan ay ako ay. So, I am. Punta tayo dito sa pangalawang listahan. Dito na natin matatagpuan yung aksyon na naka-apekto sa ating pinag-usapan. So, kunyari, ang napili ko ay tinawag. Sabi ng passive voice, i-spelling mo yan o i-forma mo yan ng naka-past participle. So, itong tinawag, pag yan ay itinranslate natin na naka-past participle ng spelling o forma, ang ibibigay sa inyo ay called. Okay? Ng dictionary. Okay? Kung mapapansin nyo, ang pagkakatagalog natin ay tinawag, hindi tumawag. Kaya tinawag po ang ating pagkakatagalog kasi ang tinuturo po ng tinawag ay yung taong tagagawa ng aksyon na kung saan ay hindi pinag-uusapan. Kasi oras po itong tinawag ay ginawa po nating tumawag. Iba na po yung ideyang may bibigay. Ang ibinibigay na po ng ideya ng salitang tumawag ay yung pinag-uusapan natin, yun yung gumawa ng aksyon. Kung saan ay mali po sa batas ng passive voice. Kasi ang sinasabi nga po ng passive voice, ang tagagawa dapat ng aksyon ay hindi yung pinag-uusapan. Okay, kaya ganyan po yung pagkakatagalog ko. Okay po? So, makikitandaan po ng maigi. Okay? So, ito pong tinawag ay pag yan po ay tinranslate nyo na naka-past participle, called po ang ibibigay sa inyo. Pag binisita, visited ang ibibigay sa inyo ng dictionary pag naka-past participle. Okay? Ngayon, so ito na po ang napili ko, tinawag, called. Dito naman tayo sa pangatlo. Dito nyo matatagpuan yung tagagawa ng aksyon na naka-apekto po sa ating pinag-usapan. Kunyari po, ito pong si Tarzan ang gumawa ng pagtawag. So, ang gagawin nyo po muna ay pag pangalan po ang inyong ginamit, kailangan po pagtapos isa lang ang pangalan na ginamit natin, ni po ang gagamitin nyo. Ni Tarzan. Pero pag dalawa, katulad ng Jack at Jill, dapat nina. Nina Jack at Jill. Pero kung yung tao po ay hindi nyo pinangalanan ng particular, katulad ng kaibigan, nang ang gagamitin nyo. Okay? Kasi ang ibig ko lang pong sabihin, itong ni, nina at nang, pag tinranslate nyo sa English ay by. Okay? So pag ang ginamit nyo ay, pag sinabi nyo ay ni Tarzan, by Tarzan. Pag sinabi nyo naman ay nina Jack at Jill, by Jack and Jill. Yung at, papaltan nyo ng and. Itatranslate nyo bilang and. A-N-D sa English. Okay? By Jack and Jill. Nina,
Jack at Jill sa Tagalog. Okay? Pag nang naman, ito ang halimbawa ko, nang kaibigan ko, by my friend. Sa English, yun naman po yung tamang translation. Okay po? So, makikitandaan. Pero pagdating po dito sa mga pronouns natin, nako, mo, hanggang dito sa nito, wala pong katumbas na salita ang by. Pero pag in English nyo po, dapat may kasamang by. Kunyari, sinabi ko ay ko. Pag in English nyo po yan, by me. Pag sinabi kong mo, pag in English nyo yan, by you. Yan po ang batas dito sa passive voice. So, subukan po muna natin ay pangalan na Tarzan. Ako ay tinawag ni Tarzan. Pag yan ay in English nyo, ayon sa passive voice, ito na po yan. Ito na po ang magiging resulta. I am called by Tarzan. Subukan naman natin na itong ko. Okay, ang gamitin natin na tagagawa ng aksyon. Ako ay tinawag, hindi pwedeng ko, kasi parang tinawag ko lang sarili ko. So, subukan natin nitong mo. Ako ay tinawag mo. Pwede yun, di ba? So, pag in English natin yan, I am called by you. Kasi yung English po sa mo ay you. So, ganun po. Okay? So, kung mapapansin nyo, kailangan i-analisa rin po natin yung pagkasunod-sunod ng mga salita kung tatama ba o mali. Kasi katulad nitong ko, di ba, ginamit ko. Ako ay tinawag ko, di ba, mali. Dapat hindi nyo gagamitin yung ko kasi mali yung ideyang na ibibigay. So, ang gamitin yung pronoun ay iba para maging tama, katulad po nitong mo. Okay? So, ganyan lang po kadali yung paggawa ng passive voice. Magbigay pa ako ng isa pang halimbawa. Si Mario ay binisita nila. Si Mario ay binisita nila. Pag in English nyo po, Mario is visited by them. Ganun lang po kadali. Mario is visited by them. Si Mario ay binisita nila. So kung mapapansin nyo, nakakapaggawa agad tayo ng passive voice na naka-present tense gamit po itong pattern na ito. At kung mapapansin nyo, lahat po ng mga action na ginawa na inilagay ko po dito, yung mga action na salita o verb, lahat po yan ay gamit na gamit. Kaya magagamit nyo rin po agad itong ating pinag-aaralan ngayon. Okay po? So, sana makikipractice po ng maigi itong ating aralin ngayon kasi gamit na gamit po itong passive voice na naka-present tense. Lalong-lalo na pag kayo ay nakikipag-usap na sa inyong kausap na Amerikano. Okay? So, sana makikipractice at maraming maraming salamat po.